Kailan tayo lalabas ulit? Huh? Abariko, ah. Sumusobra ka na. Pinagbigil lang kita ng isang araw, ah, para tumigil ka na sa pangungulit. Hindi na maulit yon. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Huh? Akala ko ba tayo na? Eh, naku, hindi, no? Naku, Rico, hindi tayo, no? Gusto mo magalit si Tito Florencio? Pero, Becky... Ano ba? Pitiwan mo nga ako! Rico, ha? Sandali lang! Sige. Ano, ano? Ano, tumingin ka sa mga mata ko. Ayoko. Tumingin ka. Ayoko. Ngayon mo sabihin sa akin hindi mo ako gusto. Tumingin. Tumingin ka, ayoko. Becky. Oh, ano tumingin ba? Ka. Oh, yan. Tingin na. Oh. Sige. Hoy! Anong ginagawa niyo? Anong nangyayari dito? Ha? Ano to? Totoo ba itong nakikita ko? Ha? Naglalambingan kayo? Tito, hindi po. Hindi po kami naglalambingan ni Rico. Hindi po totoo yan. Hindi, Becky. Panahon na para malaman ni Tito Florencio ang totoo. Anong totoo? Ano? Tito Florencio, sasabihin ko na sa inyo kung sino talaga ang babaeng minamahal ko. Ah, okay. Sino? Excuse me. Sabihin mo! Sino? Siya po! Huh? Siya! Siya ang babaeng napupusuan ni Rico. Ako? Oo, ikaw. Matagal ka ng crush ng kaibigan ko. Huh? Ayan, ayan, ayan. Sige. Ay, talaga? Ikaw naman, ba't niyo ka lang nagsabi? Hindi ko naman kalahin na kasulaki ng palanggana ipapalit mo sa akin. Ikaw ang kalabalang ko? Kailan mo kainidate, handsome? Sigurado ka, Paloma? Narinig mo na to? Hindi ako maaari magkamali. Kanta namin yan! Kanta namin yan! Yan din ang magiging pakiramdam ng mga taong makakarinig. Habang kinakanta mo tong kantang to. Dahil ang isang magandang kanta, pamilyar sa pandinig. At yan ang sukatan ng isang hit song. At ito, ito ang magiging unang hit song mong, Paloma. Maniwala ka sa akin. Ito ang kantang magpapasikat sa'yo. Hey.
Ito na, pare. Dala ko na ang demo ng composition mo. Ito na. Sige, salin mo. Pakinggan natin. Ba't mo pinatay? Di mo nagustuhan? Yung boses na yun, Gerardo. Kilala ko yung boses na yun. Aray, boses ni Paloma yun. Yun yung bagong singer na ipapakilala pa lang ni Alex Durantes. Hindi, Gerardo. Hindi si Paloma yan, Gerardo. Boses ng kasawa ko yun, boses ni Rosalinda! Ano sinabi mo? Yung kumakanta, Gerardo. Si Rosalinda yan. Pare, imposible naman yan. Si Paloma yung kumakanta. Hindi ako pwede magkamali, Gerardo. Kilala ko ang boses sa kasawa ko, Gerardo. Sigurado ako si Rosalinda yung kumakanta. Pare, imposible naman yun. Ilang buwan nang patay si Rosalinda. Tagal nang wala na yung asawa mo. Well? Kuya Alex, ang ganda naman ng boses ni Ate Erica. Parang anghel. Ate Paloma, yan ang itatawag mo sa kanya mula ngayon, ha? Oo nga pala. Pasensya na po. Tao lang, makakalimutin. Paloma, bakit parang hindi ka masaya? Hindi ba nagustuhan yung ginawa natin? Gustong-gusto, Alex. Ang ganda-ganda ng kanta. Bakit parang malungkot ka? Ewan ko ba? Pero pag naririnig kong kantang yan, nalulungkot ako. Naiisip ko kasi yung Prince Charming ko. Nasaan na kaya siya? Magkikita kaya kami ulit? Alam ko na wala na si Rosalinda. Walang minuto sa buhay ko na hindi ko naiisip yun. Nawala na ang mahal ko sa buhay. Pero yung boses na yun, hindi talaga ako pwede magkamali, Gerardo. Si Rosalinda yung kumakanta, sigurado ako. Ulitin ko, pare. Hindi si Rosalinda yan, kundi si Paloma. Nakita mo na ba yung Paloma na yan? Hindi pa. Ayaw pa kilala pa ni Alex Durantes eh. Sasamahan mo ko. Kailangan kong makilala yung Paloma na yan. Kung hindi nga siya si Rosalinda. Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda. Pesteng babae yun eh. Alam ba, walang ibang bukang bibig si Fernando sa kundi Rosalinda? Ibig mong sabihin, di pa nakakalimutan ni Fernando sa yung namatay ng asawa? Ay na. Hindi pa at hindi ko alam kung bakit. Nandito naman ako. Pero parang di naman niya ako napapansin. Talagang mahal ni Fernando si Rosalinda. Pero wala na siya. Patay na siya. Alam mo, Rodora, feeling ko nga nasisiraan mong ulo si Fernando eh. Kasi noong isang araw, sabi niya, nakita daw niya si Rosalinda dito mismo sa unit namin. Talaga? Hindi kaya nagmumulto siya? Binabalikan ni Rosalinda yung asawa niya? Hoy, huwag siya makabalik-balik, no? Dahil kahit multo na siya, hindi ko siya titigilan. Ikukulong ko siya sa bote. Pagkatapos, itatapon ko sa dagat. Akin lang si Fernando, Seno. At hindi ko na siya ibabalik kay Rosalinda. Paloma, may aayusin lang kami sa kanta. Sandali na lang to, ha? Okay lang sa akin. Wala naman akong gagawin. Tsaka huwag ka na malungkot. Okay? Naiisip kasi na yung mahiwagang Prince Charming niya. Kasi alam mo, may tililing yun eh. Kaya talaga. Huwag mo na muna siyang isipin. Kasi kung kayo naman talaga yung nararapat sa isa't isa, magkikita at magkikita rin kayo.
Dito daw si Paloma at si Alex Durantes. Nagre-recording daw sila sabi na kaibigan ko nagtatrabaho dito. Tara, gusto ko makita si Paloma. Excuse me, sir. Saan po sila? Kay Alex Durantes, pati kay Paloma. Meron po ba kayo appointment sa kanya? Kasi kabining-bili na, kapag walang appointment, hindi ko papapasokin kayo. Pare, okay lang yan. Kaibigan ko si Alex. Eh, sir, sumusunod lang po ako sa utos. Pasensya na po. Sir, saan po kayo? Ready na tayo, ha? Fernando! Pare, wag! Pare! Rosalinda! Huwag ka na malungkot. Smile yan. Halika na. Rosalinda! Rosalinda! Huli ka! Ano ba? Tumama ka sa amin! Pitiwan niyo ako! Kailangan kong pakita si Paloma! Pitiwan niyo ako! Ano ba? Tumama ka na! Mawal na eh! Sa labas. Parang may gulo. Oo nga. Parang may lalaking gustong pumasok dito. Mare, nakakaintindi ka ba? Nakikiusap ako! Kailangan ko makita si Paloma! Wala na lang pakiusapan eh! Huwag niyo naintindihan yun. Baka may fan lang na nanggugulo. Halika, pakinggan natin yung kanta. Alam mo ba kanina, iyak nang iyak si Erica doon sa crib. Eh di pumasok ako, tapos kinarag ako. Biglang tumigil. Akala niya siguro ako totoo niyang ina. Wow, talaga? Tumahimik yung baby? Oo. Eh, hindi naman nakapagtataka yun. Kasi, eh, ikaw nang kasama niya habang lumalaki siya. And iisipin niya talaga na ikaw ang tunay niyang ina. Mahal mo na si Erica, no? Hindi, no? Ano ka ba? Hindi ko mamahalin yung pesteng tiyanak na yun. Hinding-hindi ko mamahalin ang anak ni Rosalinda. Buba! Okay na, okay na, okay na! Ano ba nangyari sa'yo, pare? Kailangan ko buwasok sa loob! Kailangan ko tulong mo! Pagkailan mo na to, pare. Kasi siya nakakarba ng ulo. Hindi si Rosalinda ang may-ari ng boses na yun. Si Paloma! Tagal lang patay si Rosalinda. Tagapin mo na to, pare. Kung ayaw mo ako tulungan, hindi wag. Kung sa tingin mo nababaliw na ako, umalis ka na! Hindi naman sa ganun, pare. Umalis ka na kung hindi mo lang ako tutulungan. Alex! Bahala ka na nga! Nalito naman ako dun. Kung hindi mo talagang mahal si Erica, ano siya inaalagaan? Alam mo ikaw, maganda ka lang, pero tanga ka. Ginagamit ko lang yung batang yun. Siya ang magiging susi para makuha kong lalaking mahal ko. Dahil kay Erica, mamahalin ako ng tuluyan ni Fernando Jose. Sige, antayin na lang kita dito sa sasakyan. Sige na. Alex Durantes. Fernando Jose Altamirano. Kilala kita. Nakita na tayo. Sa ospital. Tsaka ikaw yung gumawa ng kanta na ginamit ni Paloma. How can I help you? Exactly just that. Gusto ko sana makilala ang babaeng kumanta ng komposisyon ko. Yung tinatawag nyo si Paloma. Bakit? Bakit naman hindi? I just want to meet her. Oh. Paloma, buti dumating ka na. I would like you to meet Fernando Jose. Siya ang composer natin. Fernando Jose, siya si Paloma. Ikaw si Paloma? Yes, I'm Paloma. The one and only Paloma. At ikaw naman si Fernando Jose. Finally, na-meet ko na rin ang gumawa ng pinakamagandang kanta ko. Nice to meet you. Nice to meet you as well. No offense, pero bakit parang iba ang boses mo?
You know the technology of today. Nababago na ang boses ng isang tao. Kung ganun, mauna na ako. Sorry for taking any of your time. Nice to meet you again. Buti na lang sinakay mo. What's going on, Alex? Hindi ko rin alam. Gusto raw niya makita si Palo. Eh, bakit hindi mo ipakilala ang bago mong discovery? I don't know. I don't trust him. Tsaka wala sa plano ko na ipakilala si Paloma sa tao. Lalo na with her mental condition now. Buti pa, umuwi na tayo. Gaantay na sila, Paloma. Kanina ko pa pinauna yun. Bebeng, ayoko na ng gulong-gulong pag-iisip ko. Yung bang litong-lito ko? Ibig mo sabihin? Ayaw mo na maging baliw? Oo. Ayoko na. Gusto kong bumalik na ang lahat sa akin. Gusto kong maging matino na ang pag-iisip ko. Huwag ka na mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang kalagayan mo. Talaga? Tutulungan mo ako? Oo, tutulungan kita. Maraming salamat, Ari. Maraming salamat. Salamat talaga. Bakit mo ako iniwan, Rosalinda? Bakit kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang laman ng puso ko? Kahit saan ako tumingin, ikaw pa rin ang nakikita ko. Kahit na anong pakinggan ko, boses mo naririnig ko. Bakit mo ako iniwala, Rosalinda? Hindi ka dapat namatay. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka.